Purihin po ang ating Panginoon at welcome po at magandang araw po para po sa bawat isa po sa atin. Happy Lord's Day para po sa bawat isa po sa inyo. We're now on the second part itong ating tinatalakay po na ito na 10 reasons why you should be more passionate about end time prophecies. No? So ngayong araw po na ito ay pagpapatuloy po natin ang ikalawang bahagi at ating pong tatapusin po ang kabuuan ng ating pag-aaral po na ito. Sa inyo pong lahat na naririto, naway sumainyo po ang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoon. And it's going to be a very exciting Sunday po para po sa bawat isa po sa atin sapagkat dito po sa araw po na ito, na linggo po na ito, ay ating po muli nga makakasama of course ang ating Panginoon sa ating ginawa na pagsamba kanina. Harinawa, nalubod po natin ang ating Diyos na buhay sa lahat-lahat po ng yan. At ngayon po, bago po tayo lumalim at bago natin ipagpatuloy, samahan po muna ninyo ako saan man po kayo naroroon na tayo po ay manalangin at humingi po tayo ng patnubay sa ating pong mapagpalang Ama. Samahan po ninyo ako. Panginoon, sa oras po na ito, muli kaming lumalapit po sa inyo at kami po'y lubos na nagpapakumbaba at kumikilala, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay nagkasala, nagkamali, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Ito may aming sinabi sa aming pong inisip o anumang bagay na ginawa po namin hindi nakalulugod sa inyo. Patawarin mo po kami, mapagpalan Diyos. Dinadalangin po namin sa inyo sa mga oras po na ito na kami po, O Diyos, ay muling buksan ng pangunawa at aming pong matanggap ang pagpapala ng iyong salita. Loobin po ninyo, Panginoong, kumilos ka sa puso ng tagapanood po namin. Lahat na makakasama po namin, saan man po sila naroroon, Panginoon, kausapin mo din sa kanila. I pray for all of them, Lord, that they may receive the passion that is God-pleasing, Lord, na kung saan ikaw ang siyang malulugod, ikaw ang siyang mapaparangalan, at ikaw, Panginoon, ang tanging maitataas sa amin po mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa po sa amin at sa pag-aaral po namin ng iyong banal na salita. Tamasahan namin, Panginoon, ang biyaya galing sa iyong banal na Espiritu. Thank you so much. We give you praise and bless also, Lord, the speaker for today. Kayo po ang siyang manguna po para po sa kanya at pagpalain mo lahat ng mga lalabas sa kanya po mga labi. Ito po yung maging lubos na pagpapala sa bawat isa po sa amin. Thank you so much. We give you praise. And we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen. Praise the name of Jesus. At tayo po'y bumasa po, no? Hango po in the book of Daniel, chapter 12. The verse is 4, no? And also in the book of Revelation, chapter 22, verse 12, verse 13, verse 18 to 21. So let's first read the book of Daniel, chapter 12, verse 4, in the Living Bible Translation. But Daniel keep this prophecy a secret, seal it up so that it will not be understood until the end times, when trouble and education shall be vastly increased. Grabe ang increasement po nito pong tinatawag na knowledge and trouble or means of transportation. In Revelation chapter 22 verse 12, verse 13, and then next we will move to verse 18 to 21. Listen, I am coming soon. Hallelujah. Praise God. I will bring my reward with me and I will repay each one of you for what you have done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Verse 18, I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds anything to these words, God will add to that person the disaster written about in this book. And if anyone takes away from the words of this book of prophecy, God will take away that one share of the tree of life and the holy city, which are written about in this book. Verse 20, Jesus, the one who says these things are true and says, yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. Verse 21, the grace of the Lord Jesus be with you all.
Amen. Praise God, no? So once again, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. So greetings in the name of our Lord Jesus Christ sa ating pong lahat na naririto, no? And welcome to Jesus Christ, One God, One Gospel Church Sunday Online Service, no? So let me remind you once again, no? Ito pong nagagawa po natin every time we start or we begin para po sa ating pag-aral, especially every Sunday. Let me remind you of this, na ang maliligtas ay makakaunawa, ang makakaunawa ay maniniwala, ang maniniwala ay maghahanda, at ang maghahanda ay mapapabilang sa mga papapalad na sasalubong sa Panginoon sa himpapawid. Praise God, no? So in our first part, no, ating pong pinalakay po ang mga paksa po na ito. Let's go back para po natin maintindihan ang ating pinalakay, no? We are talking about the 10 reasons why you should be more passionate about the end time prophecy. So number one na tinalakay natin last week, you should be more passionate about the end time prophecy because of the numerous amount of biblical evidence. And then pangalawa po, you should be more passionate about the end time prophecy because of the speciality, peculiarity, or idiosyncrasy of its nature. And then third, because of it confirms, validates, and authenticates the Bible as the inspired Word of God. Pang-apat, tinalakay natin last week po, because it served as an excellent way to witness for Christ. And lastly, tinalakay po natin last week po, because of the two great extremes that will come together in one period of time. Today, March 27, no, this is going to be the last Sunday for this March, no, of 2022. So ating tatalakayin po yung continuation po ng the other five, no, ng 10 reasons po na ito why should be more passionate about the end time prophecy. Okay, so ipagpatuloy po natin, no. So ano po yung pang-anim po na talakayin po natin para sa araw po na ito? The sixth, no, is you should be more passionate about end time prophecy because it informs us what does the future hold. In short, no, napakahalaga po nito sa ating pong lahat na naririto. If you really wanted to know the future, hindi nyo kinakailangan po, mga kapatid kaibigan, lalo po sa ating po mga kababayan ng mga Pilipino, lalo ng mga nasa Manila, malapit po sa, or malapit po sa Metro Manila, hindi nyo kinakailangan po pumunta sa Quiapo. Yes, you heard me right. Hindi nyo kinakailangan pumunta sa Quiapo, hindi nyo kinakailangan pumunta po sa mga manghuhula, pumunta po doon sa mga gumagamit ng mga tarot cards na yan for you to know your future. No! It takes this Bible, it takes this Word of God na kinakailangan na malaman po natin, because this Word of God, this Bible, the Word of the Lord, the Word of God, it informs us what does the future hold. No, bakit ko po sinabi? So that is why we should be more passionate about studying the Bible prophecy. It is because, no, alam po ninyo, because the Bible prophecy is the revealer of the future. The Bible prophecy is the revealer of the future, no? So the prophecy serves to tell us some things that God wants us to know about the future. So gusto po nating malaman yung future, all we have to do is to open the pages of this scriptures, this written word of God, para malaman nyo, para malaman natin kung ano po mangyayari po sa inaharap. We really have to be a serious Bible student, no, especially po on the subject po nung tinatawag na Bible prophecy, no? So in Deuteronomy chapter 29 verse 29, sinabi po yan na talagang ang mga secret things, ito po'y binigay ng ating Panginoon, no? Yung mga secret things na hindi niya sinabi, wag natin papakialaman yun, wag na natin kakalkalin yung mga bagay na yun. Pero yung mga bagay daw na inireveal, which is whatever is written in this Word of God, in these scriptures, ay kinakailangan tanggapin po natin ito at pag-aralan po natin para nang sa ganon, atin pong matutunan ang lahat ng mga bagay po na nais po na ipaalam, ipabatid ng ating Panginoon. Ibig sabihin, may mga nakasulat po rito na ang intention ng Lord for every written words, for every written prophecies, no, na isinulat ng ating Panginoon,
ang intention ng Lord, malaman nyo, malaman ko, at malaman po natin lahat kung ano po ang nais po ng ating Diyos na buhay. So, yan po yung bagay po na yan na dapat natin maintindihan. And another thing, no? Prophecy assures us that Jesus is coming back and that He will resurrect us and that He will take us to live forever with Him. So, kaya this is going to be the hope. Talking about the hope, no, especially in what are happening around this world, no, what are happening in our life, no, everything na nangyayari sa buong buhay natin, sa mundong ito, sa paligid po natin na ito, whether it be in your careers, no, ito na nga, sa kabuuan ng mundo, sa lahat ng nangyayari po na ito, meron po tayong pag-asa na makikita po sa salita ng ating Panginoon, and specifically, pagdating po doon sa tinatawag po na Bible prophecy, ganyang kahalaga po na maintindihan at maunawaan natin at mapag-aralan po natin ang lahat-lahat ng yan. In fact, dahil po rito, even Peter, no, written about this sure word of prophecy when he mentioned that it is like a lamp shining in a dark place, no? 2 Peter chapter 1 in EHB translation, this is what the Bible mentioned. We also have the completely reliable prophetic word. Take note of the words, completely reliable prophetic words. You do well to pay attention to it as to a lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your heart, no? So kaya dito makikita po ninyo, napakaganda po ng sinasabi. Ito po yung pag-asa po natin. Itong ibinibigay po ng prophecy po na ito, dito po tayo makakaasa. Sa mundong ito, wala na po tayong aasahan. Hindi tayo pwedeng umasa sa gobyerno. Hindi ka pwedeng umasa sa ekonomiya ng mundong ito. Hindi ka pwedeng umasa sa talino mo. Hindi ka pwedeng umasa sa kakayanan mo. Isa lang ang po pwede po natin asahan. At yay, walang iba kung hindi po ang salita po na ito ng ating Diyos na buhay. Ito lang ang po pwede natin asahan. Ito lang ang po pwede natin makapitan. Lalo na as we live in what we call this end time, no, or last days as the Bible mentioned, no. Now, even Paul himself, tignan niyo po kung paano po pinanghahawakan ni Pablo yung pag-asa po rito. In the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10 in NLT translation, this is what Paul mentioned. That is what the scriptures mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. But it was to us, eto, take note of this, it was to us that God revealed these things by His Spirit. Praise God, hallelujah! For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secret. So that is why you and I and all of us Christians should be more passionate about this Bible prophecy po na ito, or about this end time prophecy po na ito. Kailangan po na magdagdagan yung passion po natin, sapagkat ito po ang magtuturo po sa atin ng lahat ng bagay na dapat nating malaman, particular po dito po sa mga huling araw po na ito. And not only that, the Bible prophecy is also an indicator and marker of the season. The Bible prophecy is the indicator and marker of the season. You know, one of the most exciting and interesting reason to study the Bible prophecy is particular po is the end time prophecy. You know why? And what is this? Because Bible prophecy is that it provides the very definite, no? It provides the very definite signs that we are to watch for, which will signify the season of the Lord's return. Ito ang isang maganda po dyan, kapatid kaibigan. Ito po ang magtuturo po sa atin kung kailan po yung napakalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. In fact, whatever is happening around the globe, around us, no, even in this world po na ito, because of Bible prophecy, malalaman po natin, as I have mentioned, it is an indicator or marker of the season. Malalaman mo kung nasa ang timeline ka eh. Ano yung dapat mong asahan? And another thing po, hindi ka po matatakot basta-basta. Yung salita po na parang
For us to understand in our time, yung fake news na tinatawag po na yan. Hindi ka po mape-fake news kapag ka nag-aaral ka nung tinatawag po na Bible prophecy. If you are a serious Bible student of the end time prophecy, that is why I am encouraging each and every one of you, tayong lahat po, ay magpatuloy po tayo na mag-aral, na maging passionate. We should be more passionate about the end time prophecy po na ito. So, ito po yung magtuturo po sa atin. Ano po yung mga the definite signs that we are to watch? Ano po yung mga dapat nating antayin? Like for example, with what is happening in this Russia or Ukraine crisis po na ito, for how many weeks na nangyayari po yan, no? Maraming natatakot. In fact, maraming mga nagtatanong po sa akin, will this war lead to a World War III? Alam po ninyo, kung pag-aaralan po natin ang Bible, alam niyo po, marami po mga eksperto, whatever expertise that they may have, pero alam po ninyo, biblically and prophetically speaking, and I have already posted that in our official FB page po natin, dapat na maintindihan po ninyo, hindi pa po yan, because prophetically and biblically speaking, the players, no, that are involved in this Russia and Ukraine crisis, they are not the key players ng tinatawag na World War III as the Bible prophecy mentioned, no? So, kaya wala tayong dapat ipag-alala pagdating po sa mga bagay po na yan. Now, take a look at this, no? Tingnan po ninyo. Bakit ko po sinabi na indicator or marker of the season po itong Bible prophecy? Even Paul mentioned, Paul mentioned in 1 Thessalonians chapter 5, and let's read this from verse 1 up to verse 6. This is what Apostle Paul mentioned. Now, brothers and sisters, about the times and dates, we do not need to write to you. Yan ang sabi niya. We do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on pregnant woman, and they will not escape. But you brothers and sisters are not in darkness so that this day should surprise you like a thief. Verse 5, you are all the children of the light and the children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us not be like others who are asleep. Yun, wag daw tayong tumulad sa iba na natutulog. Ayan. But let us be awake and sober. So, according to this passage, no, as Paul mentioned, yung description niya ng pagdating ng Panginoon, it will come like a thief in the night. Yes, no? It will come like a thief in the night for the world, for the people of this world, for those who don't understand the end time prophecy. It will caught them, or it will come to them like a thief in the night. But those of us who are sons of the light, the sons and daughters of God, ay hindi po tayo ganun po, because hindi po natin, I want you to understand that I am not, I don't believe in date settings, no? Wala pong ganun, no? Ito po'y nilino po ni Pablo na we don't need to give the exact date, yung mga nagsasabi ng mga ganito, October or May, darating ang Panginoon. Wala po yan. Wala pong ganun. But we can know what signifies, no? Or what signals, or the marker itself, no? The indicator of the signs na ito po'y malapit na. That is why in the book of Hebrews, chapter 10, verse 25, this is what the Bible mentioned. And since you see that the day of the Lord is coming nearer, tignan po ninyo, since you see that the day of the Lord is coming nearer. So, Paul is making the point that the signs that we can watch for ay ito po yung makatutulong po sa atin, no, for us to clearly identify, no, na yung mga bagay po na yan, na mga signs na ibinigay po na yan ni Pablo dito po sa salita ng ating Panginoon. Yan po ang siyang ating pong mapagbabasihan. In fact, Jesus Christ himself mentioned in Matthew chapter 24 verse 33, and this is what the Bible mentioned. So you too, when you see all these things, eto na, when you see all these things, recognize, yan ang sabi niya pong ganun, when you see all these things, recognize, yan ang sabi niya pong ganun, recognize, no, that he or Jesus is near, nasaan na po siya, right at the door.
He is right at the door, my beloved brothers and sisters. So kaya tayo pong lahat na narin dito, hindi po natin kinakailangan nung date setting po na yan na magsasabi na October, May, o wala pong ganyan na sinasabi po ang Biblia po, no? So it proves beyond the shadow of doubt, no, that the Bible prophecy sa atin pong lahat na narin dito, we will know and we can know that the Bible prophecy is relevant to the here and now. Praise the name of Jesus. Hallelujah, no? And then another thing, no? This is the seventh, no? Why you and I should be more passionate about the end time prophecy? Ito po ang bibigay ko po. Pampito po. Because it is a discerner of current events. It is a discerner of current events. Praise God, no? Discerner of current events. Meaning, whatever that is happening around us, no? Ano man yung nangyayari po, ito po ang nagdi-discern sa atin po of the current events, no? Like for example, the Bible prophecy gives us an understanding of the current national and international events. Whatever that is happening to each and every country, no, whether it be nationally or internationally, the Bible prophecy will give us an understanding why these things are happening, no? So this is the another reason why you and I that we should be more passionate about the Bible prophecy or the end time prophecy, kasi po ito po magtuturo po sa atin ng mga current events na nangyayari po nationally or internationally. Now for us to understand this, no, this Bible prophecy will tell us, no, anong panahon na po tayo nabubuhay po na ito. Ito po ang makapagsasabi po sa atin. Ito po ang tutulong po sa atin. Three characteristics I would like to share with you of our day and time, no. So makikita po natin in our time, ito po mga bagay po na to. Okay, let me show you, no. Three things, ano po ito? The intensifying decay of society. The growing apostasy in the church, which is yan. Nakita po natin at napag-aralan mo natin yan sa mga previous na ating pag-aaral. And also, the escalating crisis in the Middle East. I want you to understand this, no. Don't ever think na the crisis that the world is experiencing right now is the Russia and Ukraine crisis. No, ito bago lang po itong Russia and Ukraine po na ito. The long struggle na pagdating po sa usapin po ng crisis po is always in the Middle East. And it always involved the nation of Israel. So, the Bible prophecy speaks about how our society will become, no? Yan po ang isang tinuturo po niyan. Marami po tayong malalaman po pagdating po sa Bible prophecy po na ito. The Bible prophecy reveals what will happen in our time sa mga tao po, that they will be as violent, no, and as immoral, no, during the time, no, or in the days of Noah, as stated in Matthew 24, verse 37 to 39. Another thing, that the church will be invaded and infected with doctrines of demons. Ay, naku. Yan ang isang mabigat po na isipin po ninyo. The church, try to think, the church itself will be invaded, will be infected with doctrines of demons. Makikita po natin sa panahon po natin yan, ang dami po ng mga maling aral, diretso na po, talagang doktrina at aral po ng demonyo. Demonyo po talaga ang siyang aral po na mga pumapasok po na matitindi po ang nangyayari po, nakakalungkot po. And then there are some leaders who church leaders who were compromised, no, or nako-compromise po sila, nakakalungkot na isipin yung mga bagay po na yan, no? So, yan ang sinasabi po ng Bible. And then another thing, all the nations of the world will come against, no, Israel over the issue of who will control Jerusalem, as stated in Zechariah, chapter 12, verse 2 to 3. So, what can we learn from this, no? While studying the Word of God, dito natin makikita, akala po natin ang Bible is just only about spiritual things, no? That it will just talk about heaven, that it will just talk about the eternal life. No, we are all wrong when we think only of those things, no? Pagdating sa Bible po, lahat po, no?
Pag sinabing lahat, everything you wanted to talk about under the sun, naririto po ang sagot po sa Bible po. You name it. So, we're talking about the end time prophecy. We're talking about the Bible prophecy po. So, the Bible prophecy will reveal us kung ano po yung mga nangyayari sa paligid po natin sa panahong pangkasalukuyan na meron po tayo. And therefore, this is one thing we can learn about the Word of God, that all of God's Word is profitable. All of God's Word is profitable. Yes! Very profitable po ang Word of God. In fact, Paul himself mentioned in the book of 2 Timothy chapter 3, verse 16, and this is what Paul mentioned in ISB translation, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So, and that includes, of course, the prophetic word, the prophetic word, the prophecy itself, no? Malaki po ang mga itutulong po nito. It is profitable for us, no? Alam po ninyo, how shall I say this, no? The moment that we understand the patterns or as what God revealed in his scriptures, no? Malaki pong kapayapaan ang maibibigay po nito sa inyo sa mga mangyayari po sa paligid sa pangkasalukuyang panahon po natin na ito. Yes, mawawala po ang pag-aagam-agam po ninyo. Hindi kayo po pwedeng matakot, hindi kayo po pwedeng diretso po, yung binabanggit ko nga kanina, hindi po kayo ma-fake news. Pagka po kayo po'y nag-aral po ng salita at naging seryoso po tayo. That is why I am encouraging each one of you to be more passionate, no, about end time prophecies po, no? So, kaya tayo po'y magsama-sama po every Sunday, magsama-sama po tayo because this church, no, as the Lord has led me, no, beginning ng mag-start po itong pandemic po na ito, na talagang lahat ng tatalakayin po natin dito po ay wala pong iba, it will be related to the biblical end time prophecy po, no? Marami na po nagtuturo po siya. Marami kayo mapapanood po ng mga churches na nagtuturo about discipleship. Okay, kompleto po. Dami na nga po nila. Marami kayong churches na makikita po na nagtuturo about not only discipleship, may mga nagtuturo naman yung about prosperity. Marami kayo makikita mga churches po na gusto po nila. Ay marami na po. Ibig sabihin, but very few, no, yung churches po here in the Philippines who will devote their time, no, and their effort para po ibigay po sa atin po yung guidelines po ng salita ng ating Panginoon pagdating po sa prophecy. And the Lord has led us and His church para dito po tayo mag-concentrate. And I am not saying napapabayaan po natin yung ibang bagay. No, we have our Thursday night training and we have also different ating po mga activities and church program, educational program po natin na malaki po ang maitutulong po sa atin. But this Sunday po, every Sunday po, ito na po, we will try to devote, no, if ever, I'm not saying 100%, but much of our studies po na gagawin po every Sunday, we will devote this para po dito sa ating end time prophecy. Praise God, no? Okay. So, next po, no? Pangwalo. Okay, we're about to move to the tent, no? Malapit na po. Walo na po. You should be more passionate about end time prophecy because it will give us proper understanding of His end time plans outlined in the scriptures, no? Because it will give us proper understanding of His end time plans as outlined in the scriptures. Praise the name of Jesus. You know, it is very important for us na maintindihan po natin whatever yung I have used the word, the proper understanding of His end time plans as outlined in the scriptures. When you say a proper understanding, merong iba po, magkakaiba po eh. You know, this is what I always believe pagka pinag-aralan po natin ang salita ng ating Panginoon, no? One thing, no, the Bible itself will never contradict, no, other passages of the scriptures for us to understand. The Old Testament will not contradict the New Testament. Mabilisan na po yan. Nor the New Testament will contradict the
Old Testament or any other scripture or passages in the scriptures will contradict one another. Sapagkat pagka ganun po ang nangyari, isa lang po ang masasabi ko po, ang isa lang po ang meron pong kagustuhan to contradict the word of God, it is none other than Satan himself. Yes. Si Satanas lang po at wala na pong iba. So kaya pagka meron kayo nakikita na pinag-aaway po, binubunggo ang salita ng Diyos, word of God sa word of God, pinag-aaway eh. E gawa po ni Satanas po yan. Pero ang trabaho po natin as Christians, kinakailangan po makita po natin na talagang yung pinakapapano siya mag-harmonize, no? With one another. Na makita natin yung a harmony ng scriptures with one another. So kaya sa atin pong lahat na narito, it is very important na makita natin as the Bible, no, outline the end time plans, no, kung anong gusto ng Panginoon. Ang ganda po. Ito po masasabi ko po sa inyo, kapag ito po ay naintindihan po natin at naunoon, para lamang po kayong nanonood sa ng sine. Yes. Yung bang parang kumbaga ay napanood nyo na, ito na yung alam nyo na mangyayari at ito na yung susunod na inaabangan nyo na magaganap o mangyayari o lalabas, kumbaga po sa pelikula. So, an increase in understanding about the end time prophecy will allow us to have a sneak peek of God's order of events. Praise God, no? So makikita ninyo, magkakaroon po tayo ng kumbaga, parang may advanced screening sa iyo. Parang kumbaga, para mas maintindihan po natin, nakita mo na yung trailer ng mga mangyayari po na yan. Kaya malaking bagay at malaki maitutulong po sa atin pagdating sa kapayapaan. Kagaya ng sinabi ko, mapapayapa ka at hindi ka mape-fake news kapag ka po ganyan. So, kahit po sa Bible, sabi nga po ni Jeremiah, let's take a look at this in Jeremiah chapter 23, verse 20. Ito po ang pagkakasabi po niya, no? The anger of the Lord, the anger of the Lord, His end time judgment, referring to the end time judgment, will not turn back until He has executed and performed the thoughts of His heart in the latter days, eto na, in the latter days or in the last days, no? You will understand it perfectly. Praise God, no? May promise ang Lord, in the last days, you will understand it perfectly. Yan ang promise ng ating Panginoon, no? As prophesied, no? That the Lord would give His people a perfect or mature understanding. It all happens in our time, in this end time po na yan. And God is about to raise up a mature people, a mature believer, a mature Christian that will gain a mature understanding of His end time plans as prophesied by Jeremiah in Jeremiah chapter 23 verse 20. So kaya dapat maintindihan po natin ito pong bagay po na to, kinakailangan tayo pong lahat bilang isang mananampalataya na mag-mature po tayo as we honor and relate and learn from one another. Marami po tayong matututunan. I am not saying na ako lang po yung nag-cater o nag-ano. No, I am not saying napakarami po. In fact, marami po ako mga natutunan po as early as 1990s po, no? Kung mapupunan niyo po yan, yung na-post ko po minsan about the death of Dr. Maurice Cerullo, because during my early years in my faith, malaki po ang na-contribute po ni Dr. Maurice Cerullo po sa aking pananampalataya. Every once a month, I always attend, no, dun sa kanya pong tinatawag po na conference about the prophetic seminars, conferences na ginagawa po niya dyan po in Metropolitan Theater. At ito po ang nakatulong po sa akin po para po lumago sa pananampalataya. Siya po ang isa po sa mga ginamit ng Panginoon para po matuto po ako. And during that time, I remember the names of Grant Jeffrey. Ayan, babanggitin ko na po sa inyo, no? Not only Grant Jeffrey, but also ito pong si... marami pa po, no? Ayan, tsaka ko na po sa inyo sasabihin pa po yung iba, no? Pero marami po tayong matututunan po, of course, sa mga ibang lingkod ng ating Panginoon, lalo na po sa iba't ibang bahagi ng katawan ng ating Panginoon. So, ito pong mga anak po na ito at lingkod ng Diyos, kapag ka po yan ay nagsama-sama po sila sa pagtuturo at pagpatnubay po sa atin,
sa pamamagitan po ng salita. Basta wag lang po lalabas po sa Bible. Pag lumabas po sa Biblia, kahit anong galing po niya magsalita, eh, scratch na po sa akin yan. Kahit po anong katakot-takot na mga doctorate degree ang makuha po niya, no? Kahit may PhD pa po yan, no? Wala po tayo pakialam po dyan. Ang importante, huwag kang lalabas sa Biblia. Yun ang mahalaga po sa atin. Okay. So, sa atin pong lahat na naririto, I want you to understand this, no? For us to be more mature and to be more effective in learning about the Bible prophecy, listen to this. Ako po, I personally believe po, no? Only in the collective wisdom of the body across the nations can we have the full understanding of the end time. So, ibig po sabihin, we need each other to grow. Hindi po pwede na ikaw lang, no? Ayan, kailangan natin ng isa't isa para tayo lumago sa pananampalataya. Kinakailangan po natin ang bawat isa. Hindi po pwede po na yung ikaw lang yung magaling. Ayan, no? Mag-isip po kayo dyan. Hindi po pwedeng gano'n, no? Kapag ang isang leader, siya lang po yung magaling, siya lang yung mahusay. May mga ganyang leader po na mga church po, no? Gusto niya, siya lang po yung lahat ng pagmumulan. Hindi po nangyari po yun. Wala po sa kasaysayan po na lahat nasa sa'yo, na lahat gifted ka nung tinatawag na kinakailangan yung lahat, puro sa'yo. Malaking kamalian po yung bagay po na yun. Yung masasabi ko po, no? Hindi obra na sa'yo lahat ng gagaling. Yung gusto, siya yung lahat na po. Basta puro siya yung lahat. Eh, ibig sabihin nun, siya lang ang magaling kapag ka po ganun, eh. Hirap yan. Kailangan natin ng isa't isa at binigyan tayo ng ano, eh, nakakalungkot nga. Baka nga mamaya, minsan tinuturo pa natin yung iba't ibang bahagi ng katawan ni Kristo. Sasabihin natin, iba ang kamay, no? Iba yung kamay, iba yung paa, iba yung mata, iba yung tenga. Pero pagdating sa lahat, no? Pag ikaw na yung mag-i-apply, eh, hindi mo na ma-apply sa sarili mo yun, na iba-iba, may kanya-kanyang talento, may kanya-kanyang gifts ang bawat bahagi ng katawan ng Panginoon. Eh, gusto mo, ikaw yung kamay, ikaw yung paa, ikaw yung mata, ikaw yung bibig, lahat ikaw, pati tenga, ikaw, lahat ikaw. Mahirap kapag ka ganun. Eh, hindi lalago kapag ka po ganyan. Okay, so, now, going back, no? Daniel prophesied a promise of the Lord to raise up people. A people of understanding who will help many others to understand the biblical sequence of events related to the end times. Okay, so let's read this, no? In Daniel chapter 11, verse 33 to 35. Very quick, basahin po natin ito. Daniel chapter 11, verse 33 and 35. And those of the people who understand, ayan, yung mga end time messengers ng Panginoon, shall instruct many, praise God, yet they shall instruct many for many days. They shall fall by the sword and plain by captivity and plundering. And, ito po ang sabi niya ganun, some of the understanding shall fall to refine them, purify them, and make them a white and until the time of the end. Yan ang sabi pong ganun. Okay, until the time of the end because it is still for the appointed time. Praise God, no? So, now, I want you to understand that the partial fulfillment of this happened in the days of Antiochus, no? Or Antiochus IV, Epiphanes, in 175 to 163 BC. But the complete fulfillment will come in the end times, and that is in our time. So, partly na-fulfill po yan, nangyari po yan. When Antiochus, no, it has different pronunciation, pwede siyang Antiochus or Antiochus po na ito, Fourth Epiphanes po na ito, siya po'y king of Syria, na kung saan he captured Jerusalem in 167 BC, and he desecrated the temple, no, by offering a sacrifice of a pig, no, on the altar to Zeus. Biro nyo, ginamit niya po yung temple na yun ng Panginoon para po, that is an abomination of desolation, and it's been written, no, it's written in the writings of Flavius Josephus, no, in the Antiquities of the Jews, no, in the book 12, no, 5.4 po na yan, no? So, makikita nyo po yung mga writings po na yun ni Flavius Josephus po na yan, ay matindi po na kanyang pinatototohanan na partially, as I have mentioned, that it happened, no? During that time, no? Yung tinatawag po na yan na
abomination of desolation po na yan. Partial fulfillment lang yan, ha? But it will happen in the future when the time the Antichrist appears at siya po'y pumasok po sa templo po na yan. So we will have another subject of that. Huwag kayong mag-alala. We will have the subject about the Antichrist in the coming future po ng pag-aaral po natin. Iisa-isahin natin kung hanggang saan tayo makakarating, hanggang sa dumating ang ating Panginoon, mag-aaral tayo na mag-aaral patungkol po sa pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Praise God. No, okay. So, yung the promise to be one of the people of understanding na sinasabi po nito, it will be available to many believers po, or to any believer na siyang masigasig at masikhay na mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon, no? So, kaya sa ating pong lahat na naririto, napakahalaga po na maintindihan po natin, ikaw, ako, tayong lahat, sama-sama nating aralin po ito pong napakaganda po na salita ng ating Diyos na buhay. So as I have mentioned last week po, no? Last week March 20, ang sabi ko nga po sa inyo, this information is to be used, no? Evangelistically in a way that may surprise us, no? So you know, it will surprise us because unbelievers are interested in knowing what the Bible says about the end time. Sometimes ang nakakalungkot, kung sino pa yung mga hindi nananampalataya sa Panginoon, sila pa yung interesado na malaman nila kung ano, bakit nangyayari mga ganito, ano po ba sinasabi ng salita ng Diyos. Mga unbeliever po yan, ha. I have unbelieving friends na patuloy na nagtatanong. In fact, minsan may mga gathering, a simple occasion, a simple gathering po, mapapag-usapan ng prophecy po, they express more interest regarding the Bible prophecy kaysa pa po doon sa mga anak ng Diyos. Dapat ganyan, magkikita-kita nga po dapat ng mga anak ng Diyos ang pinag-uusapan natin, yung pagbabalik ng ating Panginoon by studying the Bible prophecy or the end time prophecy, no? So, God's people will be equipped to have the right expectations and interpretation of various negative events, and by understanding the biblical timeline, ito po sa ating pong lahat, no, God's people will have the tools to process escalating pressures in a way that will help them thrive spiritually, grow in love. So iyan ang kagandahan po, kaya lahat po tayo, sama-sama po tayo mag-aral po ng salita ng ating Panginoon. We should be more passionate about this end time prophecy. And then the ninth, no? Okay, we're about to finish, no? Konting-konti na lang, no? You should be more passionate about the end, about end time prophecy, because the signs of the times will alert God's people of His soon return. Praise God! It will alert God's people of His soon return. The signs of the times, no? Will alert God's people of His soon return. Anong ibig po sabihin po rito? Prophetic information will be widely available in the end time. Prophetic information will be widely available in the end time. Okay, so tignan po natin maigi. Daniel chapter 12 verse 4. Let's read this in two different translations. But Daniel, keep this prophecy a secret, seal it up so that it will not be understood until the end times, when trouble and education shall be vastly increased. And then in the names of God translation po, ito po ang sabi pong, but you Daniel, keep this word secrets, keep this word secret and seal the book until the end times. Many will travel everywhere, many will travel everywhere. Yan, sabi pong ganon. And knowledge will grow. So, the Lord is so gracious to His people that He has given us this written word of God for us to understand what will happen in our time, especially yung tinatawag na ng Bible na last days or end times po na ito. So, the prophetic information, no, about this generation, about our time po na ito, ito po ay binigay po sa atin ng Panginoon. This has been widely available, no? So makikita natin yung mga biblical signs, the trends that happening in our time. Ito po ang siyang magiging guide po natin, and it will alert us. Sa ating pong lahat na naririto, it will alert us, no? This end time prophecy, ito po magbibigay po ng, para maging alerto po tayo ng mangyayari. In fact, no, in the gospel books po, especially Matthew chapter 24, Mark 13, Luke 21, and let me add also
in Luke chapter 17, we will find another prophetic words of our Lord Jesus Christ. No, Jesus identified 22 signs of the times. Wow! 22 signs of the times, no, na ibinigay niya po sa atin. Kaya dapat na pag-aralan po natin with that, no, God's people should know, should understand, no, ito po that we are living in a time or in a generation where the soon return of our Lord Jesus Christ will happen in our time, right before our very eyes. Dito po, mangyayari po yung bagay po na, and that is why the Lord keep on reminding us in Matthew chapter 24, verse 33 to 34. This is what the Lord mentioned, no? So you too, when you see all these things, when you see all these things are taking place, know for certain that He or Jesus' return is near, right at the door. I assure you, and most solemnly, I say to you, this generation, when you say this generation, the people living when these signs and events begin, that is in our time. Living when these signs and events begin will not pass away until all these things take place. Okay, ano pong dapat nating maintindihan? Now, I want you to understand and let's take a very closer look about the words of Jesus Christ when He say all these things. So, understanding the words of Jesus, all these things. Ano po dapat nating maunawaan? The first mention of the word all these things is in Matthew 24 verse 33. Refers to the signs of the times before and during the great tribulation. Yan po yan, ha? That is before and during, before the great tribulation. Now, the second mention of the all these things is in Matthew 24 verse 34. Refers to what occurs after the tribulation at the time Jesus returned in the sky, or di na nga po, na makikita na nga po siya ng marami po sa mundo po na ito, no? So, it is possible that there are people living right now. Makinig po kayo. Some of you who are watching this video right now ay makikita mo ng mukhaan, makikita mo ng makikita ng dalawang mata mo, makikita mo ang pagbabalik na ito ng ating Panginoon. Ano ang ibig po sabihin po nito? Makinig po tayo maigi, mga kapatid, kaibigan. Meron sa inyo na bubuhay sa panahon ito, masasaksihan mo ang pagbabalik ng Panginoon. But the sad thing is, no, kapag yun ang nangyari, ibig po sabihin, pag sinabing lahat, nakikita na ng buong tao po, buong mundo po, sa buong tao sa buong mundo po na ito, ang pagbabalik ng Panginoon, ay yan na po yan. Yan na po yung sinasabing second coming. But the rapture is different from the second coming po na yan. We will have studies po dyan. You can go back with our channel po na ito at tignan nyo po para maunawaan nyo po yung bagay po patungkol po dyan. In Genesis chapter 15, verse 13 to 16, this is what the Bible mentioned for us to understand the yung final generation po na ito. Okay, this will give us a clue how many years ang isang generation. Okay, 15 verse 13 to 16. Okay, then He said to Abram, "Know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. And take note of that 400 years. And also the nation whom they serve I will judge. Afterward they shall come out with great possessions. Now as for you, you shall go to your fathers in peace, and you shall be buried in a good old age. But, verse 16, but in the fourth generation, they shall return here. For the iniquity of the Amorites is not yet complete." So ano pong ibig po sabihin po rito? The Lord indicated here that one generation could be is 100 years. Kasi binanggit niya po rito, no? In verse 13, nando doon po yung 400 years na binabanggit niya. Pagkatapos, but in verse 16, but in the fourth generation, referring po doon sa kanya pong sinabi na 400 years, so definitely, lalabas po ang one generation is equivalent to 100 years. So, and lastly po, ito po ang pang-sampu na dapat po natin na gawin po. Why you and I should be more passionate about
end time prophecy? Because it will prepare you to become an overcomer. Praise God. It will prepare you to become an overcomer. Okay. So sa atin pong lahat na naririto, no? Jesus highlighted many issues that will challenge many in the end times. But you know, ito po yung makakatulong po sa atin para tayo po ay ano po, no? Maging matagumpay. Because Jesus warned the end time church to be prepared, no? To be prepared to overcome. Praise God. Kinakailangan, marami po tayong kakaharapin. Hindi po biro ang mabuhay sa panahon po natin ngayon. In fact, no, in some translation in the book of Timothy, sinasabi ni Paul, no, napakahirap daw maging, it is difficult to become a Christian in the last day, sabi po ni Paul in some translation, which is true. So, makikita natin itong huling araw po na to, bagamat may mga signs na magbibigay po sa atin at magbabadya, pero isang mabigat po, mabigat ang laban sa panahon po natin. Hindi po biro ang labanan. Kahit saan po, whether it be whatever po, kahit po sa personal, whether it be sa economy, sa corporate, in a nation, as a nation, in the world of politics, no, even in the church world, mahirap po ang labanan. Minsan may mga churches nga, akala po ninyo, may mga churches na nagsisiraan, yung mudslinging na sinasabi, akala nyo po sa politics, in the political arena lang po yan. No! It also happen even in the church, in the church people. Nakakalungkot. May mga mananampalataya na tinatawag nila sarili nila mananampalataya. Yung iba tinatawag nga nila sarili nila mga servant sila ng Lord, pero naninira sila eh. Puro kasinungalingan ng mga pinagagagawa po nila eh. Walang ginawa kundi manira, walang ginawa kundi puro insecure, walang ginawa kundi puro negative ang mga pinag-iisip. Pero pakikita nyo, pag nasa pulpito, puro mga positibo, mga ngaral ng tinatawag na magpatawad kayo, patawarin ninyo ang inyong mga kapwa. Ayan, pero sila mismo hindi makapagpatawad eh, kapag gano'n eh. Makipagmabutihan kayo, pero po sila, hindi po nila magawa na makipagmabutihan. Lalo na po, kapag siyempre po, sila po yung gumagawa ng mga tinatawag na kasinungalingan. Nakakalungkot, nangyayari po yan. Pinaalalahanan po tayo ng ating Panginoon, kaya dapat maging maingat po tayo. Mabigat ang laban po sa panahon po natin. Now, the different impact of end time prophecies on someone's behavior. Let's talk about this. No? Ano po yung mga impact po na yan? Now, you know, if the Bible prophecy, if properly taught, kung ito po'y tama na maituturo ang Bible prophecy, it can truly transform a person and a congregation. Yan ang siyang maganda po. Kapag katama po ang pagkakaturo ng Bible prophecy po, tandaan niyo po, mababago po ang buhay ng sino man na makakaalam ng katotohanan na yan ng ating Panginoon. Babaguhin ang buhay. Babaguhin maging ang buong kongregasyon po na yun. No? So, this will happen kung halimbawa ay kumbinsido po yung isang mananampalataya tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat in terms of second coming or in terms of the return of our Lord Jesus Christ, there are two mindsets, no, na kung saan regarding the Bible end time prophecy ng isang mananampalataya. The first is yung tinatawag that Jesus is returning or Jesus will come back again, no. Jesus is coming back to earth. And the second is Jesus return can happen any moment. Magkaiba po yung dalawa po na yan. Gusto ko pong bigyan ng diin po yan. Bagamat yan ay halos pareho, pero magkaiba po yan. So let me share you po regarding the first point na kung saan yung binanggit po that Jesus Christ is coming back to earth. No? Marami pong mananampalataya nag-iisip niyan. Generally, I would say 90% to 99% of believers thinks that Jesus Christ will return. No? But they have that understanding in their mind, but in their hearts, no, they did not or they don't truly believe about the return of our Lord Jesus Christ. Bakit po? Kasi po, kung talagang totoo pong meron silang sapat na pangunawa at nasa puso nila yan, mababago po ang buhay po nila. Pero kapag ang isang mananampalataya, alam lang niya na babalik ang Panginoon at hindi na bago ang buhay po niya,
hanggang isip lamang po yung bagay po. Yun ang siyang nakakalungkot. Now, regarding the second point, na kung saan Jesus can return or Jesus return at any moment or it can he can return at any moment, no? At any time, pwedeng bumalik ang ating Panginoon. Alam niyo po, yung bagay po na yan, kapag yan ang nangyari po, babaguhin po niyan ang isang anak ng Diyos. Bakit po? Sapagkat any time, any moment, pwedeng bumalik ang Panginoon. Ibig po sabihin, any time and any moment, siya po ay maghahanda at mag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ibig po sabihin, any time, ready siya ngayon, ready siya bukas, ready siya any time, kahit kailan dumating ang Panginoon. Maraming mananampalataya, alam mo lang na babalik ang Panginoon. Pero ang totoo, hindi ka ready. Sa buhay mo na ipinakikita mo, hindi ka handa. Sa klase ng buhay na pinakikita mo, ay hindi ka handa. So sa ating pong lahat na naririto, harinawa sa 10 pag-aaral po natin yan, ito po ay nakahimok sa atin na tayo po ay maging handa, no? Lalo na po, no, pag pinag-uralan po natin na tayo pong lahat ay maging passionate, no? This is my appeal to each and every one of you that we should be more passionate about the end time prophecy. And these are the 10 reasons bakit natin pinag-aralan po ito. And beginning today, and this is my prayer for everyone who will watch this video na ito po ay makatulong po sa atin na para po tayo ay lumago sa, not only for us to know, but it will change our life, no? Na mabago po ang buhay po natin, that every day, every hour of the day, every minute of the day, no, every month, every year, tayo po ay handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Praise the name of Jesus. So tayo pong lahat ay manalangin po sa pagtatapos po nito sa mga puling mapagmita. Salamat po tayo sa ating Diyos na buhay. Napagpalang Ama, maraming salamat sa pagpapaalala mo po sa amin. Salamat Panginoon at kami po'y sinabihan mo at pinaalalahanan para sa mga katotohanan na ito na maaring sumugat sa aming po mga puso. Ikaw ang maghilom ng lahat ng mga katotohanan po na ito. At Panginoon, ipuhi mo ang bawat isa sa mga nakakapanood po na ito, whether they be your children, Lord, or it could be their first time, Lord, na mapanood ang video po na ito. I pray that you may continue to speak into their hearts, Lord, that you may add more passion for them to understand and to know more about the end time prophecy, Lord. Alam po namin, malapit ka nang dumating, gamitin mo ang bawat isa, and this is my prayer, Lord, for each and every one of them, na maging ready sila anytime, Lord, any moment na ikaw'y babalik, kaming lahat, gawin mo kaming handa, Panginoon. Help us, Lord, na maging handa po kami, Lord, na maipakita po namin ang readiness po namin, not only in our heart, Lord, in our words, Lord, but help us, Lord, that we may show our readiness, that we may continue to serve you, Lord, to reach more souls, Lord. Marami po sa mga anak mo po na yan, na mga nanlamigo na wala sa paglilingkod, ibalik mo sila, Panginoon, bilang paghahanda at pagkilala po nila na ikaw ay malapit nang bumalik. Sila, Panginoon, ay bumalik din sa paglilingkod po sa iyo. Sila rin ay bumalik sa pag-abot ng maraming kaluluwa. Gamitin mo ang bawat isa, Lord. I pray especially for the body of Christ, Lord. Help us, Lord, to reach more souls, Lord. More souls to be saved. More souls to receive your gospel. More souls, Lord, na mga kaluluwa po na ito na mailalapit po sa iyong banal na harapan. Thank you so much, Lord. And we give you praise and we give you glory, Lord. Kayo po siyang magpala sa bawat isa. Whatever hindrance, Lord, sa paglilingkod po nila, tanggalin mo po ito that they may continue to serve you, Lord, until you return. Thank you so much, Lord. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen. So, well, that's the word of the Lord for this Sunday online service, no? I am your speaker for today, Pastor Alvin Miguel Apostol, saying, Baruch haba, Bashem Adonai. God bless you and see you again next Sunday for another interesting and exciting subject about end time prophecy. Thank you so much. God bless. Thank you.